kasunod ng pangunguna sa eleksyon ni Mayor Rodrigo Duterte, pumapatok po ngayon ang pagkain pati inuming tatak Duterte. At viral gayon sa social media ang ilang digong na digong ang dating. Panuorin niyo po itong pagtutok nito ni Marie Sumali. Kampanya pala, naging aktibo na sa social media ang mga taga-suporta ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Kaya noon ang mga meme at kalokalike niya na tulad ng mga ito, mabilis na nag-viral. Nariyan ang litrato ng kalokalike raw niya. Mas batang version nga lang. Kaya imbis na Duterte, siya raw si Du-20. Viral din ngayon ang picture ng lalaking ito na expression ng mukha, digong na digong. Ang batang gilas na si Joshua Sinclair, shinare naman sa kanyang Facebook page ang Duterte lookalike na ito na nakuhanan niya sa Bangkok, Thailand. Pero ang isang ito, sa sobrang kahawig ng presumptive president, aba, kahit ang mismong presidential son na ngayong si Sebastian Duterte, napamano. Ayon sa Facebook fanpage ni Baste, ang lalaking yan ay si Joy Duqueza na isang Duterte volunteer sa Bacolod. Hindi lang sa social media patok ang mga bagay na ikang ay anything Duterte. Sa bakery na ito, naisipan nilang gumawa ng cake na may mukha at kamao ni Digong. May burger pang tinawag na Pan de Duterte. Spicy burger, pan de sal sandwich. Kasi ang personality ni Duterte may pagkamaanghang. Maanghang magsalita, matapang, malakas ang loob. Kung may tinapay at cake, abay syempre kailangan ng panulak na kape. Pero hindi ordinaryong kape ito dahil pati ito, tatak Duterte. Masinsing ginagawa ni Zach Yonzon ang kanyang obra. Ang mukha ng presumptive president sa kaping ito. At tila manghihinayang ka pang inumin dahil sa husay ng pagkakadetalye sa mukha ni Duterte. Even though hindi ko siya binoto, full talaga yung support ako for Duterte. Yan ang pinili ng mga tao. So now that he's the president, making a latte art with his face on it, parang support talaga for the Filipino people. Hindi na nga may kakaila ang kasikatan ni Presumptive President Duterte mapa social media man o sa tunay na buhay. Tila pahiwatig ng pagkasabik na marami sa pagbabagong ipinangako ipatutupad niya sakaling maiproklama ng susunod na pangulo ng ating bansa. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.